Magandang hapon mga kaibigan, update po tayo sa lagay ng ating panahon ngayong June 9, 2024. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po muna and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, may hypnosis pa rin po tayo galing sa DOST Pag-asa. Patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong Southwest Monsoon na nakakapekto po sa ilang bahagi po ng western section ng Luzon. Kasama na po dyan ang ilang bahagi po ng ating bansa. Pero pangungunahan ko na kayo mga kaibigan, as of now, wala pa naman po tayong binabantayan na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung maulap po na panahon na ating nararanasan, no, sa ilang bahagi ng ating bansa ay forecast po natin yun sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Sa area po ng Palawan, no, maulap po na kalangitan ang mararanasan with isolated rain showers at thunderstorm po pagdating sa gabi. Dulot po yun ng southwest monsoon. So inaasahang impact po nito pagbabaha po sa mababang lugar at landslide naman po doon sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng heavy rainfalls pagdating po sa gabi. Sa area po ng Metro Manila, Batanes, Babuyan Island, Zamboanga, Bataan, Ilocos Region, Calabarzon, kasama na pong area ng Mimaropa, maulap din po na panahon ng mararanasan, posibleng hanggang bukas po ito ng hapon. Dulot pa rin po ito ng southwest monsoon na nakakaapekto sa ating bansa. Impact, pagbabaha sa mababang lugar at landslide din po sa mga landslide prone area. So sa ilang bahagi naman ng ating bansa mga kaibigan, apektado naman po ito ng localized thunderstorm na madalas po ating nararanasan tuwing hapon po mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan, no, naranasan natin, kung mapapansin po ninyo, humihina na po, hindi na po ganoon kainit ang temperatura na pumapalo na lamang po from 25 to 35 degrees Celsius po mga kaibigan. Inaasahan din po mga kaibigan, no, na posibleng isa hanggang dalawang bagyo po ang pumasok bago po matapos ang buwan ng Hunyo. So mas maganda nakahanda po tayo mga kaibigan dahil etong southwest monsoon po ang indikasyon na nasa rainy season na po tayo at posibleng magkaroon ng sunod. Inaasahan din po sa mga susunod na araw ay posibleng pong may mabuo na mga cloud cluster or kumpol ng kaulaban sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil po sa southwest monsoon. Asahan po natin na ito po mga cloud cluster ay posibleng maging active LPA or posibleng din pong mabuo bilang isang bagyo. Kaya naman po lagi kong sinasabi sa inyo, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi sa anumang pumanta ng panahon. Kasi nga po kung minsan mga kaibigan, mas malakas pa ang naidudulot itong si habagat kumpara po sa bagyo na isang bugsuan lamang po. Kaya mas maganda nakahanda po tayo anumang oras dahil nga rainy season na, asahan po natin na posibleng sunod-sunod na mga bagyo ang ating mararanasan. So mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update at lagi kong pinapaalala, no, huwag kalimutan po mag-like and subscribe para updated po kayo and pahit po ng notification bell. Napaka-importante po niyan mga kaibigan. Maraming salamat po.